by Sir Abdul Qadir Al-Sufi for the Muslim prayer and Dr. Norman Mirabel for the Christian prayer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin. Let's call on Sir Norman, Dr. Norman Mirabel for the Christian prayer. Sir Norman? Mukhang nawala si Sir Norman. May we call on Ma'am Alice Pedrasio for a prayer? Narinig po ako. Yes, we can hear you. Let's bow our heads and remember that we are in the most holy presence of God. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit, amen. God our Father, we thank you for this wonderful day that we gathered, you gathered us together to be able we thank you that you've given us a very good day so that we may be able to do our task today with a very good weather. Thank you very much that you've gathered everyone here. Give us the courage to be able to speak up our mind, our thoughts, and be able to inculcate values from this webinar. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Right. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapayapaan, kalinaw, kalilintad, kahapsay, shalom. Isang mapayapang hapon mga kapinas forward or sabi natin mga ka-PF. At tayo ngayon ay nasa Pinas Forward activity na pinamagatang GenLit, Empowering Mindanaoan Youth Towards Digital Citizenship. Ano ba yung Pinas Forward? Ating aalamin kung ano ba talaga itong Pinas Forward at ano yung mga mangyayari ngayong hapon mula kay Sir Jeff Sigumalian. Ayan, thank you, sir, no? At magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Sobrang excited kami, no? Habang nagpe-prepare din, no, nung activity natin sa inyo. So ngayon pong hapon, siguro mas gusto namin simulan, no, sa pagpapakilala sino ba talaga si Pinas Forward. And then afterwards, we hope na ma-inspire natin yung isa't isa, matuto rin kami sa inyo, no, kung paano natin mamumove pa, no, yung Philippines Forward, no. So, siguro para po ipakilala yung Pinas Forward, meron po kaming ipapanood na maikling video para sa inyo. May mga nakasama na po ako sa Pinas Forward na ang ganda po ng pangarap nila. Hindi lang po yung pangarap para sa sarili nila, kundi para po yung sa bansa nila. We have three major thrusts in Pinas Forward: transformational leadership, values formation,
and community engagement. Through these efforts, gusto natin maihanda ang mga Pilipinong leader, lalo na yung mga kabataan, na maging tama ang tono ng kanilang puso. Naniniwala tayo na kaya natin sa pamamagitan ng Pinas Forward na maihanda sila na maging mahusay na pinuno sa bawat komunidad sa mga darating na panahon. Na-challenge po ako, yung capabilities ko, yung capacities ko bilang isang tao, bilang isang leader. Doon ko po nakilala yung sarili ko na may mga bagay po pala akong hindi nagagawa at before kaya ko na po silang gawin ngayon. It is very, very different from all the leadership trainings that I've had. This camp lets us be who we are without any limitations. So yung Pinas Forward, this would enlighten the youth na kailangan ko palang makibahagi dun sa pagbabago. Hindi lang ako panay reklamo, panay nood, or hindi lang ako dapat maging taga-subaybay. Kumbaga, makialam sa pagkilos, makialam sa nation building. Sa Pinas Forward, talagang inihubog yung pagiging pinuno mo, hindi lang sa pag-iisip, kundi pati yung puso. Masarap po palang magmahal ng marami kesa sa isa, and masarap pong tumulang ng walang hinihintay na kapalit at bukal ito sa puso na. Napaka-importante matutunan ng kabataan ng good leadership kasi kailangan hindi lang basta leader, mabuting leader ang kailangan sa atin. Oo, may mga pagkakaiba-iba kami, pero doon sa pagkakaiba-iba namin na yun, nagkaisa kami at natulungan kami bilang isang team na maging bahagi ng pagbabago na gustong ipahatid ng Pinas Forward. You have all these leaders with great reach na kaya nilang gumawa in an instant ng mga events na malaking impact. Ako, favorite part ko, yung nakamita ko ng fellow SK. Parang nung nakapag-usap kami, tapos biglang out of the blue, uy, gusto mo bang gumawa tayo ng blood donation drive for National Children's Hospital? These are the conversations that matter. Small conversations, bigger impacts. I was able to learn that leadership, it's about bringing everyone together. We're all working for one goal. This is a family and this is a great place to grow as a person. Hindi lamang sila basta simpleng mga kabataan, kundi isang kabataan na kasangga ng ating bansa. Bumubuo tayo ng isang panibagong kasaysayan. Personally po, napakaganda ng aim ng Pinuno Camp. Kasi napakaganda po na coming from different schools, nag-merge to build a single aim, and that's to reach out to the community and make a difference. Bakit ako sumama sa Pinas Forward? Kasi nakita ko yung advocacy ko na kaya ko palang mamuno kahit sa murang edad na walang hinihintay na kapalit. Magmula po nung nagkaroon ng Pinas Forward, hindi na po ako nawala. Para sa akin, ang Pinas Forward ay isang pamilyang walang iwanan. Kasi ang Pinas Forward, makikita mo siya na isang group na nagtutulungan para sa bansa at para sa bayan. Let's move! Pinas Forward! Forward! Let's move! Ayan. Ayan po. So, kung mapanood niyo po sa video, no, simula nung 2018, nagpupunta kami sa iba't ibang lugar, no, para po mag-conduct ng mga leadership training, ng mga forum and leadership camp. Actually, miss na po namin yung face-to-face, no, pero naniniwala pa rin kami na sa kabila ng pinagdadaanan nating sitwasyon ngayon, no, hindi dapat tumigil yung inspirasyon. Kaya po nabuo yung Gen Lit, no? Kaya po nagbibigay pa rin tayo ng mga webinar, no, para matuto sa isa't isa, no? So ngayon po na nakilala niyo si Pinas Forward, hindi po kasi magiging tawag dito, hindi po magiging okay yung event na to o mabubuo yung event na to, no, kung hindi din dahil sa pangunguna, no, ng ating matagal nang kapartner, no? So para po mas ipakilala at para po magbigay sa atin ng opening remarks, papakilala ko po ang chairperson ng National Coordinating Body of UNESCO Clubs in the Philippines, no? Bigyan po natin ng virtual clap si Dr. Serafine Arviola. Sir. Magandang hapon sa inyong lahat. I would like to welcome you in this webinar. This is our first webinar specifically targeting Mindanao.
especially marami tayong mga UNESCO club sa Mindanao. At ang objective ng webinar na ito ay to really empower young people for digital citizenship. Ito pong webinar na ito ay may apat na module. Ang ibibigay lang po namin ngayon sa inyo ay ang isang module na pinamagatang digital citizenship. Pero meron pa pong tatlo. Yung pangalawa ay peace education module, yung pangatlo ay youth empowerment module, at yung pang-apat ay history module. So itong mga modules na ginawa ng Pinas Forward, na ino-offer ng Pinas Forward sa atin, sa National Coordinating Body of UNESCO Clubs, ay mga free modules po ito para at least may mga bagong kaalaman tayong maibibigay sa mga kabataan natin. Inuna po namin ang Mindanao dahil po marami tayong active na UNESCO Club dyan sa Mindanao. Gusto ko pong ibahagi sa inyo na itong webinar na ito ay nabuo sa pakikipagtulungan ng Pinas Forward at ng Committee of International Linkages and Partnership of Pinas Forward, headed by Professor Ludi Borja of Western Mindanao State University. Kasama din natin sa committee si Dr. Jobar Pantao of Mindanao State University, General Santos City. Kasama din natin sa committee si Junbert Pabon ng UST UNESCO Club, at si Dr. PJ Lapay ng St. Paul University based in Tuguegarao. Pero ipapakilala ko rin po sa inyo kung ano yung tinatawag nating National Coordinating Body of UNESCO Club in the Philippines. Kasi nga tayo ay may dalawang taon ng partnership with Pinas Forward. Nung wala pang pandemic ay nagbibigay ang Pinas Forward at ang NCBUCP ng mga pinuno camp training. At makikita ninyo yung pinuno camp training na yon na nakita nyo sa video ay isa talagang leadership team building training per institution. Nagsimula kami for 11 institutions at papunta na kami ng Bicol, ng Cebu at ng Mindanao hanggang sa dumating yung pandemic, kaya naging virtual na ang nangyari. Gusto kong i-share sa inyo ang website ng NCBUCP. Ito yung website ng NCBUCP, the National Coordinating Body of UNESCO Clubs in the Philippines. Ano ba ang UNESCO Clubs? UNESCO Clubs are school-based organization, community-based organization, non-government organization, local government units that are advocating for the UNESCO's goal. Ano ba ang UNESCO's goal? Sinasabi sa constitution ng UNESCO, since war begin in the minds of men and women, it is in the minds of women and men that the defenses of peace must be constructed. So UNESCO clubs are organization building peace in the community level through art, through science, through technology, through culture. Kaya makikita nyo po dito sa website ng National Coordinating Body of UNESCO Club ang mga programa ng NCBUCP. Is we build culture through global citizenship education. So we encourage our young people to be globally active by promoting human rights, promoting social justice, and promoting a culture of dialogue. Another program of NCBUCP is a literacy through art. This is what we call the Mitsubishi Asian Festival, Iniki Festa, kung saan we encourage elementary school age children to write, to draw and make us an essay about their drawing. Nagsisimula na po tayo na mangalap ng mga drawing ng mga bata. Ang mananalo po dito ay ipapadala natin sa Yokohama, Japan. Sa Yokohama, Japan by 2022 kung wala ng pandemic. So, ang susunod na programa ng UNESCO Club ay heritage conservation.
kung saan dinadala natin ang mga UNESCO clubs natin sa iba't ibang UNESCO heritage sites sa iba't ibang bansa at maging dito sa Pilipinas. Nung wala pang pandemic, dinala natin ang 15 UNESCO clubs sa Borobudur at Prambanan Temple sa Java, Indonesia. Dinala rin natin ang ating mga UNESCO club sa Cambodia, Vietnam at Malaysia. Ito yung mga World Heritage Sites na kung saan ay magpapakita ng universal values sa mga kabataan. At last but not the least, meron din tayong ginagawang relief operation. We call it Bangon Luzon. Depende sa area, Bangon Mindanao or Bangon Visayas. Last year, nagkaroon ng matinding baha at bagyo sa Albay, Cagayan at Dingalan, Aurora. Tumulong ang mga UNESCO club, nakapag-raise tayo ng almost half a million at ipinadala natin ito sa mga nasalanta ng bagyo. So kung gusto niyo pong maging member ng UNESCO club sa inyong magpa-accredit po kayo at dito po makikita niyo po dito ang mga requirements sa kung paano maging UNESCO clubs. Basta po ang inyong school or ang inyong organization ay may programa tungkol sa literacy, may programa tungkol sa peace building, may programa tungkol sa environmental awareness and freedom of expression, pasok po kayo bilang isang UNESCO club. Ngayon po, ano ang susunod natin pagkatapos natin magkaroon ng webinar na ito? Ang susunod po nating programa para sa Mindanao ay ang institutional-based webinar. Kung saan, halimbawa, nakita ko rito ang dami nating participants from Western Mindanao State University. We will write your school to have a webinar just dedicated for your school. We encourage 1,000 NSTP students to join the webinar at mamimili kayo kung anong module ang pwedeng ibigay sa inyong mga students. Meron akong nakita dito, Mindanao State University, Jensan. Kaya ba ng Mindanao State University, Jensan, na mag-gather ng 1,000 students para sa isang webinar na ibibigay ng NCBUCP at ng Pinas Forward? Ganun din, may mga nakita ako ritong participants from Jolo, Sulu. Kaya ba natin mag-organize ng webinar diyan sa inyong school with 1,000 students? Ito po ay padadalhan namin kayo ng letter. Kung i-accept nyo po ito, ay bibigyan namin kayo ng schedule at date para magawa natin ang mga webinar na nabanggit. With that, maraming salamat po and take it away, Sir Jovar, for the next part of the program. Ayan. Thank you, Sir Rafin or Viola, sa iyong opening remarks, no? At sana na-excite yung ating mga participants, no? Kasi nga po, basta game kayo, ayan, mag-i-schedule tayo ng mga webinar pa, no? Hanapan natin yan ng schedule para mas maraming youth yung ating ma-inspired. At ayan po, makikita natin sa lahat po ng gustong bisitahin, ano, at maging interested to join UNESCO clubs. Ayan, sinend po ni Sir yung link sa ating chat, no? Pwede niyo pong bisitahin yan. So, ayan. So, ngayon po, by the way, re-remind ko lang po yung lahat na ito pong webinar natin ay naka-record, no? For, syempre, documentation purposes po. So, ayun. And siguro, bago lang tayo mag-start, formally, magbibigay lang po tayo ng konting house rules. Ayan. Meron po kaming tinatawag na ABC, no? Webinar house rules. Sige po, pakita natin sa ating slide. So, number one, syempre, attend. No, so nandito na po tayo, pero syempre gusto po natin i-remind na nandito tayo, syempre hindi lang yung pag-attend, no, hindi lang 'yan yung nakikita yung pangalan natin virtually, pero sana nakatutok tayo
para mas maintindihan natin yung ating mga gustong ituro. Ayan, so next po, letter B. Ayan, be present. Diba? Yung sana po parang at least no, makasama namin kayo sa mga discussions. Ayan, sana maging parang mas kwentuhan yung mangyari sa atin. Again, yung ano, tayong lahat yung nag-uusap. No? And lastly, letter C, co-learn. No? Yung co-learn, syempre po, hindi po ito one-way lang na webinar. Sabi ko nga po kanina, gusto rin namin matuto sa inyo at ma-inspire sa inyo. So, matuto po tayo sa isa't isa. No? So, ayan. So, ayan po yung ating ABC. At ngayon lang po, meron lang po akong ipapakita sa inyo. Ayan, next slide po. Na ano po, no, yung mga views and opinions po expressed, no, in this webinar do not necessarily reflect those of our sponsors and partners. Ayan po. No? So, ayan. Kung excited na po tayo, dahil ako po excited na ako, no, dahil yung speaker natin ngayon ay alam kong mas maiintindihan ninyo. At ang speaker po natin for this afternoon is, syempre, number one, a Pinas forwarder. Tapos member din siya ng sangguniang barangay of Barangay Indahag dyan sa Cagayan de Oro City. Tapos recipient siya ng United Nations Youth Association of the Philippines, no, Outstanding Youth Leadership Award for Community Service. No? And also, awarded Youth Ambassador for Peace by the Universal Peace Federation. Former member ng UNESCO Young Professionals Chapter. And also, former National Officer of the United Nations Youth Association of the Philippines. Former coordinator of Pilipinas Natin Youth Movement of the Office for Special Concerns sa Presidential Communications Operations Office. Ayan, hiningal na ako sa pagpapakilala at alam ko pong marami tayong matututunan sa kanya. So again, my colleague, no, from Mindanao, Kuya Tope Rivera. Kuya Tope? Ayan, good afternoon. Nahiya naman ako sa pag-introduce. First of all, I'm very delighted, no, na kasama natin si Sir Serafin Arviola kasi nakasama ko siya sa UNYAP dati and we've been together for I don't know ilang years na yon, no, from every year kasi sa UNYAP ay parang reunion kami every August and maraming adventures and challenges yung na-face namin from nung sa Pasay City na activity sa Makati, sa Iloilo. And he is an instrumental person then behind the award na nakuha ko sa United Nations Association of the Philippines. No? So I'm very delighted to see him. I'm very honored to be with him right now. And na-excite din ako kasi puro mga taga Mindanao ang mga participants, no? Sana dili ko magtagalog. Before we will start, pwede ba ma-chat nato kung asa ta gikan? Do may mga nag-chat na kanina, do hindi ko na nabasa lahat. I think na din he from Zamboanga City, tama? No? Sino ba yung mga taga Zamboanga City dito? Yan, sige daw, paki-chat daw kung kinsa. Or paki-chat ng here. Here na lang para ano. Yan, may from Manila City si Kaiser. Yung taga Zamboanga, meron ba here si Tiffany? O yun. May mga taga ano din, 'di ba? Taga saan ba 'yun? Sa Jensan, no? May Cotabato, yes. Yun. No? Yeah. Sakto ba? Sakto ba? Buenos tardes pag Zamboanga? Yan. Before lang mag-start, may house rules kanina. May favor din akong pangayon. Okay lang ba mag-Bisaya? Lahat ba, mostly ba sa ato, ah? May taga Maguindanao. Kasabot. May taga Basilan. Kasabot, no? Kasabot lahat. Pero itry na to na mag-Tagalog pod kasi may mga dito na mga taga Manila. Pero may nako itulo ka favors, no? May tulo ko kahangyo, three favors. The first one, sanay kasi ako mag-give ng talk face to face. So very challenging ngayon kasi dili na ako makita inyo ang mga mata. Dili na ako makita inyo ang mga dagway. Inyo wala mga comment, no? But my first favor is sana, muna hopefully strong ako internet. No, sana as we discuss sa tuang
sa atuang webinar, no? Sana we pay attention sa slide. And sana makita niyo ako ang mata, no? Sana I can still say look into my eyes. Ayan. Sana, no? Pangalawa, second favor I want to ask from you guys is I know na lahat tayo dito may mga different experiences. Sabi ko nga every time na mag-iba ko ng talk, some of you here are more experienced than me, no? Some of you here are more intelligent than me, no? Or wiser than me, no? Di naman siguro because of the age, but some of you is more better than, some of you is better than me, no? But sana as we spend the next short lang naman yung talk ko eh. 10 minutes lang yung talk ko. Okay lang ba sa inyo? Yes. Yeah, 10 minutes and 5 hours. it's 2 hours only. Oh, sorry. Kidding aside, no? Sana for the next an hour and a half, we have that thirst of new knowledge, no? Sana gutom tayo sa bagong impormasyon, no? Sana uhaw tayo sa bagong wisdom that we can learn from each other. Yan. And thirdly, my last na favor from you as we have this webinar, isa na bawal yung killjoy. Okay lang ba? No? Sana yes. Sana walay maulaw and sana pwede mo mag-comment good sa inyo ang mga na part na I'll ask questions and sana I'm really hoping na maka-comment mo sa inyo ang mga sagot. Okay ba? If you're okay, please chat G. G ba kayo? G. Yan. Sige. Chat G. Yan. G. Si Jenny Iglesia. Yan. Ang daming G. Okay. So, can we start, ma'am? For the... Yan. So this afternoon, our topic is all about dapat choosy, no? Yan. Nice kayo ang title. Information consumption on social network. Ayan. Taysa, kay nawala kong chat. Ayun. Sige, first question. First, nasiguro na ko na, sir, abi ba na ako webinar ni? Balik sa ma'am. Balik muna sa choosy. Abi na ako webinar ni, naalagi question and answer. First question, choosy ba kayo? Choosy ba mo as a person? Nanong choosy man mo? Kinsay choosy din ni og ballpen? Nabay choosy din ni ballpen? No? Choosy ka ba? No, may choosy ba dito sa ballpen? No? Ako kasi every time na magsulat ko, ang ballpen gamiton dapat may gel na 0.4 na color black. Oh, pareho tayo. Yan. Kinsay choosy din ni ballpen? Yan si Ma'am Ludi. Hi Ma'am Ludi. Finally nakita na kita. Yan. Kinsay choosy din ni og pagkaon? No? Kinsay choosy na pag pinirito gani, pag fried na ang studan, dapat ketchup. Then dapat ketchup na banana ketchup. Di pwede yung tomato ketchup. Meron ba? Yan. Choosy ako. Sino ba dito choosy ng friends? Depende sa mood, sabi niya. Yeah. No? Sometimes toyo suka, sometimes ketchup, Jenna. May choosy ba dito sa friends? Or may choosy ba dito sa crush? Meron ba? Yan. Next slide. Depende po. Next slide, ma'am. Ayan. Together, sige, ato ni basahon na. What you do online is a reflection of who you are offline. Agree ba kayo? Yan. Kung sino agree, yes. Paki-chat ng yes. Kung sino disagree, paki-chat ng no. Yan. Si Al Haifa, depende po. Si Carmela, yes. Agree siya. No? What you do online is a reflection of who you are offline. May nagsabing no. Ang asta niya ba sa Facebook ay asta. Okay. Sorry. May ano pala din. Depende din. Not at all time. It depends po. Maraming no din. Maraming depende. No? It depends, sir. No? Sometimes, no. Sir, di man ako, I'm not, what I do online is not a reflection sa akin offline. No? May mga ganun ba? No? For example, this is very, parang, this one of the fun experience na ano ko din sa akong mga kasama. Nakatry ba mo na mo sa gawas, na mo sa labas, tapos someone is asking for your number? No, pwede makayo. Pwede makahingi ng number mo tapos tinatanong mo sino ba 'yan? Ay, hindi ko kilala 'yan. Huwag mong bigyan. 'Di ba? Sometimes people are asking for our cellphone number on offline. Pero di natin binibigay kasi di natin kilala, 'di ba? Yes, sir, nakatry ko. Pero sometimes online, yung mga taong 'yun, pinopost lang nila yung number nila sa Facebook.
no? Kaya no, sir, di na ako ginahatag yung number ko offline pero pinopost ko yung number ko online. May mga ganun ba? No, or sometimes di ba pag natay mga kaibigan, if you have friends na pumupunta sa bahay natin, tapos sinasabi na, "Uy, pwedeng makapasok sa room mo?" And then most of us sinasabi natin, "Ay, wag na lang kasi magulo, nahihiya tayo na ipapasok yung friends natin sa room natin." Tama, no? Pero sometimes online, nagpo-post tayo ng my day, nagpo-post tayo ng mga TikTok sa room natin. Tama? No? May mga friends ako na hindi nagpapapasok sa room, pero nakikita ko naman yung room sa Facebook kasi doon siya nagti-TikTok, doon siya sumasayaw. No? But sometimes, yes din yung tanong, no? Same ako online, sir. Same din ako offline. Paano kaya 'yun? No, paano? Sabi niya, no, yes. Yes po, it's true, tama po. Paano kaya na parehas tayo online at saka parehas tayo offline? Sabi nila, "Sir, parehas ako kasi both online and offline, dali lang ko mailad, no? Dali lang ako maloko, madali lang akong maloko sa online at saka offline, no? Parang nagiging gullible ako sa ano pa uto-uto." Tama ba? No? Tama? Yan, so true, sabi ni Jessa. Next slide, ma'am. Ayun. So, this afternoon, no, as we answer our theme, no, yung Empowering Mindanaon Youth Towards Digital Citizen, no, as we learn how to be, yan, okay na yun. May habal-habal na naglabay. As we learn how to be an empowered digital Mindanaon, first we need to understand, no, ano kaya yung social media, no? As we become an empowered digital Mindanaon, we want to understand first one of the most powerful platform in the digital world, which is the social media. And sana by the end of this session, by the end of this webinar, we can answer this question, kung weapon ba, is social media a weapon against us? Or is social media a tool that we can use? And sana, no, mamaya may sagot na tayo sa tanong na ito. Yeah, next slide, ma'am. Kabalo ba mo kung pila nakabuok sa social media? Yan, no? As of now, there are 89 million Filipinos sa social media. Oh, di ba? Gabi kadaghan. And sa 89 million na yan, 16 million are from 2020. No? Minsan nga nag-seminar ako sa mga teachers, sinabi ko ito na, "Teachers, we are now 89 million na nasa social media." Tapos ang sabi ng isang teacher, "Sir, nag 89 million man yan kasi yung husband daw niya." Sabi niya, "Sir, yung husband ko kasi dalawa yung Facebook account, no? Yung first Facebook account, sir, para sa personal for us, yung isang Facebook account naman, sir, para sa barkada niya. Para daw pag mag-chat sila barkada, maglaag, maglabas, mag-inuman, mag-post ng picture, hindi daw niya makita." Totoo ba 'yon? Sino ba dito maraming account? Yan. Sino ba dito? Di ba may mga ganun? Yung account number one, account number two, account number three. But anyways, no? The fact is, we are now 89 million. Top platforms niyan is Facebook at saka YouTube. Yan. Next slide po. Yan. Question. Yan. Nasa ko yung question. Yan. Daming accounts. Question. Have you tried this one? No? Have you tried this situation? No? Na nag-search ka, or for example, nagtanaw ka ng vlog sa YouTube. Tapos, sige ni magtanaw sa vlog sa YouTube, pagbalik mo ng Facebook, ang Facebook page sa imong vlogger kay gagawas na sa imuhang, galabas na sa imuhang, tawag nito, sa imuhang newsfeed. Or have you tried na nag-search ng mga sapatos or bags or cellphones sa Lazada kasi may 11-11 sale? O, di ba? Tapos nag-window shopping ka lang dito kaya wala kay kwarta ipalit. Tapos pagbalik mo ng Facebook, ang dami na ng mga ads about cellphones, ang dami na ng ads about your bags or yung mga sapatos. Yan. Yes po. Sino ba yan? Ako, nakatry ko kasi gusto kong pumunta ng Surigao Sur. Ideally this end of May, pero parang di pa pwede. Nagtry ako ng mga anong saan dapat pupunta sa Surigao Sur, yung mga tourist na mga spots. Tapos afternoon, nag-search ako sa Google
and sa YouTube. Tapos pagbalik ko sa Facebook, ang dami na ng mga tour guides or yung mga hotels sa Surigao Sur na ina-advertise. Yan. Nakatry na yun? Yes po. That's machine learning technology po, sir. Yan. So the reason why we are experiencing that, next slide po. It's because of algorithm. Yan. Ako sa nang i-down akong chat. Unsa man ang algorithm, kuya? Yan. It's a mathematical set of rules that specifies how a group of data behaves, no? It helps maintain order and assist in ranking search results and advertisement. Yan. So in short, no? Ang ginagawa ni algorithm is binibigay niya, pinapakita niya sa Facebook kung ano yung bagay sa user, no? And paano niya yan ginagawa? Una, no? Algorithm is taking our informations. No? Kinukuha ni algorithm yung gender natin, yung age natin, location, our behavior, our interests, connections, and many more. All those data, all those information, ginagamit ni algorithm para malaman niya kung ano yung ipapakita niya sa inyo sa Facebook. No? And social networks is maximizing yung information natin for profit. Diba? Next slide. Yan, I remembered na ako'y friend, no? Bago lang siya pumunta dito from Butuan. And then pagdating niya dito, gusto niyang bumili ng yung baby rocker. So, nag-search siya sa Facebook. Ang lumabas sa Facebook, mga tawag nito, mga online na mga sa online market is yung area Cagayan de Oro na, hindi na sa Butuan. Even though taga Butuan siya, yung mga friends niya sa Butuan, yung activities niya sa Butuan, pero pagdating niya sa Cagayan de Oro, yung market na naglabasa ng mga baby rockers from Cagayan de Oro na. Ganun, parang ganun kinukuha ni algorithm yung mga data, yung information. No? Nakuha agad ni algorithm yung location niya. So when he searched about baby rocker, ang lumabas, yung mga baby rockers for sale sa Cagayan de Oro. Yan. So again, we are made to believe we have full control of our privacy. We have full control of our activities sa social media. But the fact is, hindi pala. Yan, no? Sabi nga dito sa ano, how did Facebook receive your activity? For short, ito yung mga nangyayari behind, no? For example, pumunta ka sa Lazada and then bumili ka ng, let's just say, cellphone. Lazada will inform Facebook, "Uy, Facebook, bumili siya ng cellphone. Ito yung cellphone na binili niya. Ito yung gusto niya." Yan. So Facebook will now target yung ads, pinapalabas na yung ads in relationship sa face sa binili mo. Another cellphone or yung mga casing or yung mga chargers or yung mga accessories ng cellphone mo. And the more they give ads, the more they earn money. Di ba? Same din with YouTube. Di ba? Sometimes may mga nagbababad tayo sa YouTube yung mga favorite na mga videos natin, mga favorite na mga vloggers natin, for example. Ang ginagawa naman ni YouTube, sinasabihan niya si Facebook. Oy Facebook, ito yung gusto ng mga videos niya. Yan. Tapos si Facebook naman pinapalabas sa Facebook yung mga movies na related sa gusto mo sa YouTube. 'Di ba may mga videos si YouTube at si Facebook din? And then every time na magstay tayo doon, nagche-change yung mga succeeding videos. And then the more na pinapanood natin yung mga videos yun, the more we stay there, the more na magbabad tayo sa videos, and the more naglalabasan yung mga ads, no? Nakatry na kayo nung nanonood kayo ng video sa Facebook, yung mga dogs. Ako gusto ko yung mga pets, yung mga doodle na mga videos. Tapos lumalabas pa yung ads, tapos hinihintay mo 5 4, 3, 2, 1. Tapos si-skip mo, di ba? The more we stay there, the more ads are coming. Again, the more Facebook earns. No? Sometimes nga in a seminar, sabi ko sa mga teachers, have you asked yourselves na, paano kaya, bakit kaya mayaman si Facebook? Eh wala naman tayong binabayad sa Facebook. Tama? No? Wala naman. Pag mag-download ta ng Facebook, free. Pag mag-tawag na tayo, pag mag-sign up ta, libre. All our activities sa Facebook, libre. Pero marami silang pera. Why? Because of the ads. Yeah, next slide po. That is why. Oh. Mr. Zuckerberg. Yan, sorry. That is why, yung ultimate goal
ni Facebook is to keep us online. Yun lang yung goal niya. Kasi the longer we stay, the more ads they can give or the more ads they can show and the more money they can earn. No? Question, sige daw. Okay pa kayo? Question, how long do you stay sa Facebook? Ilang oras ba kayo nagbababad sa Facebook? Sige daw, para makita na to. Yan. Sino dito yung honest? How long ba kayo magbabad? 2 minutes. Si Kenel. Si Kenel, 2 minutes. 2 hours. 4 hours. Kahapon, may 24/7. Yan. 15 minutes. 6 hours si Morsid. No? Sir, 5 minutes lang kasi piso net. May mga ganun. Half day. For now, sir, around 1 to 2 hours. Depende sa signal. Tama naman. No? So, di ba? Nung manotice ninyo, most of the time we spend sa Facebook. Sabi ko nga sa isang seminar, dati our time na mag-spend sa CR it will only take mga 10 to 15 minutes. Tama, no? Pag nasa CR tayo, 15 minutes tapos na. Pero ngayon, 45 minutes kulang pa. Tama? Sino ba yung nakaka-relate dito? Sino ba yung matagal magstay sa CR, no? Kasi na-hook na sa face sa YouTube, no? Tapos ako po sir, sabi ni Marcin, kinakatok na sa labas, no? No? Ang dami, mga teachers dito, ang daming nagsistay. Kahit ako, kulang na lang yung 30 minutes, no? Minsan nga, naliligo ka, nanonood ka pa ng YouTube. May mga ganun ba? No? I have a friend na boring kasi pag walang Facebook. Yan. I have a friend while siya maligo kasi waterproof daw yung cellphone niya. While siya naliligo, nanonood ng YouTube, no? Sometimes we have that feeling na parang ayaw, di ko na kayang bumitaw sa Facebook. Tama? Di ba? Dati, may mga funny incident nga na from the moment you wake up, ang unang kinukuha mo, cellphone. Tama? No? Ang unang tinitignan mo, yung mga notifications, mga messages. Tama? And then sa gabi, bago ka matulog, ang last na hinahawakan mo, cellphone. Minsan nga, nahuhulog na sa mukha mo. No? Mahulog. Mahulog sa imuhang dagway kasi katugon na ka. No? Nabay nakatry, ah, nasakit na sa ilong. No? So true, sa ni Mitzi, nahulugan na siya sa ilong. So that's the ultimate goal of Facebook. At the end of the day, Facebook is really conditioning us na di tayo pwedeng mabuhay na wala, na hindi nakahook sa Facebook. Yun yung gusto nila. Ayun. Next slide. Yan. Uy, asa na yun? Balik. Yun. Because we stayed longer sa Facebook, no? We are easily get influenced by social media, by social networks, whether for good reason or for bad reason, no? Na-influence tayo ng social media, na-influence tayo ng social network. How paano tayo na-influence ng social network in a good way? Una, we get to enjoy, no? We get to enjoy watching videos. We get to be inspired. Di ba na-inspire tayo minsan, labi na pag si Kapuso mo, Jessica Soho, yan, no? Nagiging palaban tayo sometimes, labi na pag si Tulfo, yung pinapanood natin, no? Sometimes, madali lang natin makuha yung gusto natin, di ba? Kasi lahat na nasa sa social network. Gusto ka mag-order, andun na din, no? Sometimes, kinikilig tayo, yan. Opo, sir, relate po ako. Comedy video, sabi ni ano, no? In a good way. But, unfortunately, no, sad to say, sometimes, guys, sometimes we are influenced in a negative way. Why? Because there are other people who takes advantage of the algorithm. Yeah, next slide. Paano ba sila nagta-take advantage sa algorithm? Number one, yun. They're spreading misinformation or disinformation. Yan. Question. Yan. Kayo naman. Kayo na po mag-storya kasi habit na mawala ang tingog. Ano kaya yung misinformation? For you, what is misinformation? Ayan. Sige daw. Yan. Uy, gigawas na ni ma'am. Spreading false. Yun. Kinsa pa na ah. Yan. Since nalabas na. Misinformation is yung wrong or false information spread regardless of intent. Diba? For example po, next slide. Yan.
example ng misinformation, si Easy Meal, yan. No? Nakaano mo? Naka yun, spreading fake news, fake news. Kailan mo ni Easy Meal? Nakapaminaw na mo sa Yahang Rap? Yung rapper, yan, sabi ni Jenna. Ako, hindi ako masyado mahilig sa rap. So, nung time na lumabas to, yan, palyas tayo, Kenhill Roger. Di ako masyadong fan ng rap. Pero nung lumabas to, sabi ng kasama ko, Kuya, tingnan mo to kasi maganda yung kanta. No? Indeed, tama naman. Very inspiring yung kanta, parang very moving. Tas yung music niya, ang ganda, di ba? Pero na-issue siya kasi, yun yung sabi ni AGD Kaiser, no? About nung may part sa lyrics ni Easy, sa song Easy Meal na nanalo na ako nung una pang pinugutan sila po sa Mactan, no? Ang daming nag-react kasi nga it's a false information. Yan. Ano naman yung disinformation? Sige daw. Kung yung misinformation is a wrong or false information spread regardless of intent, ano naman yung disinformation? Sige, intay ako. Baka mahina lang yung signal ko kaya hindi lumalabas yung ano. Sige daw. Ano yung misinformation? Ay, disinformation pala. Yan, misleading information. Ay, panang gawas. So, yung disinformation, planting rumors. Ooh, sabi ni Jessa May. Ang disinformation, it's an aware and intended spread of misinformation. Diba? This time, may intent. No? Talagang sinasadya na pinapakalat yung misinformation. Sinasadya na pinapakalat yung false information, yung fake news. No? May intent, may reason behind that. For example, next slide. Yan, madami yan. Hihi. No? One time sa 2019 election, 'di ba? I don't know if kumalat sa inyo but there's a time na may lumabas na yung AFP chopper daw ni Senator Bongo nag-crash land sa Albay, no? May ganitong kumalat. Next slide. Another example is ito, no? Itong picture na to, parang yung 355 billion Metro Manila Subway project ginagawa na. No? For the first time, marami din na loko nito, no? Pero come to think of it, sa dalawang examples natin, come to think of it, hindi talaga natin mare-recognize. Una, ginawa ba nila ito, for example, itong sa Moscow Russia na ano, ginawa ba ito to destroy government? Or ginawa ba ito to parang pagandahin yung image ng government? Diba? Hindi natin masasagot. Or the next question, pinakalat ba yung fake news about Bongo to para mawalan siya ng vote sa 2019 election? Or pinakalat ba yun para makuha siya ng sympathy? No? At the end of the day, we cannot really know the reason. No? Ang alam lang natin is my intent na pinakalat yun to deceive people. Diba? Sige, next slide. May example pa ito. Before that, have you tried... Sige. Mamaya na yan. Sorry, nakalimutan ko. Na last year, na abot ba sa inyo, ha? Dumating ba sa inyo yung fake news na pag kumain ka ng itlog, gagaling ka sa sa COVID? Sige daw. May nabasa ba kayo dyan? Kasi ay yun, true. Yes po, no? May isa, ang kwento, the story really is, may bata daw from Cotabato, na pinanganak, try to imagine that. May bata sa Cotabato, pinanganak, tapos sabi daw ng bata na bagong pinanganak, kumain kayo ng itlog para hindi kayo magka-COVID. Tapos namatay yung bata. Oh, di ba? Tapos may kumalat pa na bata daw sa Cebu. No? But at the end of the day, maraming tao din na naloko sa fake news na yun. No? Sabi nga ng isang teacher again sa seminar na ginawa namin, sabi niya, "Sir, lahat na ng klase ng luto ng itlog, no? Tinikman ko, kinain ko, no? Para lang daw dili siya magka-COVID. Asya, kulang na lang sir isugba, sugbaho na ako ang itlog." No? Yan. Okay, so, sir, narinig ko po 'yun. O di ba? Yung itlog, kaya naubos lahat ng itlog sa Cagayan de Oro.
no? Sir, 1 week itlog ulam namin, sabi ni Pyrudes, di ba? Marami ding naloko nun, no? So, next slide. Yan, next slide na tayo, ma'am. Yan. Our social media is influencing us through this one. No? Ito, one of the way na ini-influence tayo ng social media. Di ba? Sino ba dito yung naging fan ng mga plants? No? Hindi naman siguro plantito or plantita kasi hindi pa naman kayo. Sino dito yung plant kuya at plant ate? Ay, sir, nanay. Nanay ko po. No? Kinsa ba din niya ang nahilig sa plants? No? Kasi nag-viral sa social media yung mga plants, pati mga celebrities bumili ng mga plants, si Jinky Pacquiao may mga mahahalin na mga plants, ni-recommend ng friends, no? Nanay at tatay ko po, sir. Akong papa, sir. Di ba? May isang teacher nga, sorry mga teachers kasi yung participants dito the past April. Sabi ng isang teacher, "Ako, sir, hindi daw siya hilig ng plants. Pero nag-viral daw. Tapos kahit mga kasama niyang teachers naghilig na ng plants, mga neighbors niya may mga plants, parang sabi niya, so wala akong choice, sir, kailangan kong bumili ng plant, no? Nagsimula sa bumili ng isa, humingi daw siya ng isa, kulang na lang daw magnakaw siya, no? Para lang malagyan ng plants yung bahay niya. Sabi nga niya, sir, ang dami ko ng plants, pati CR namin may plants na. Oh, di ba? Gipakyaw, sir, no? Nakatry ba mo inyo bang balay? Pati CR, nanay, mga tanom. No? Sabi nga ng isang teacher, sir, inaway na ako ng husband ko kasi feeling daw niya Tarzan na siya. Kasi pati daw sa kwarto may mga tanim na. No? May mga ganun ba? Jungle na, sir. Oh, no? Di ba? So, parang forest. Kulang na lang pag naliligo ka, may ahas na nagtatravel sa mga different plants. Pero may mga ganun. Why? Kasi nga una, kahit mga celebrities, ini-endorse na yun. Pangalawa, mga friends natin. No? And then, yung social media exposure. And hindi lang yan plants, pati mga food. Di ba? Meron ba dito nahilig sa milk tea? Sir, lahat po ng halaman ng nanay ko, 1K. Pag ako humingi, wala. Okay. Pag humingi ka ng load, walang pera. No? Sino ba dito na ano ng milk tea? Na hindi naman na addict. But sino ba dito yung bumibili ng milk tea? Oh, di ba? Marami, no? Ako lang siguro yung hindi mahilig ng milk tea. No? Dalgona coffee, sir. O milk tea muna, tama, maya na yung Dalgona. Di ba? Marami yung mahilig ng milk tea. One, may kilala ako, very sad but very funny, no? May kilala ako, every time na lumalabas sila ng friends niya, nagsistay sila sa milk tea. So ang binibili nila, milk tea. Unfortunately sa friend ko, ayaw niya ng milk tea. Pero bumibili siya ng milk tea para picturean, i-maide, i-post sa Facebook. Tapos dadalhin niya yung milk tea na yan pag uwi sa bahay, ilalagay niya sa ref. Di ba? Parang sabi ko nga sa kanya, ba't mo naman binibili? Eh mahal yun. Ang palagi niyang tanong, eh yun yung binibili ng friends ko eh. Wala akong choice. No? May mga ganun. Yan, sayang. No? Pero may mga ganun, di ba? Nagko-coffee sa Starbucks pero after ng one coffee nagpapalpitate yung heart pero wala siyang choice kasi nga Instagrammable. No, ako hindi ako pwede sa tawag nito sa Starbucks kasi nagpapalpitate yung heart ko. Ang bagay lang na coffee sa akin is yung 3-in-1. Wala nang iba. Yan. But sometimes no. Hindi lang food, hindi lang plants yung nai-influence tayo. Sometimes dito nga sa picture, every time na may usong pagkain, talaga ang ano talaga natin is i-try ko nga ito. 'Di ba? Nung nag-open yung Jayco Donuts dito, may friend ako nagpumila ng 3 oras, no? Naglinya siya ng 3 hours, tas isang donut lang yung binili niya. No? Kasi nga nauso. Kasi nga maraming bumili, no? Hindi na natin tinitignan kung mahal ba. Hindi na natin tinitignan kung masarap ba. Hindi na natin tinatanong kung bagay ba sa panlasa natin. Hindi na natin tinatanong kung practical ba bumili ng ganung kamahal. Kasi nga, we are being influenced sa social media. May endorsement sa celebrity, may recommendation ng friend, nag-viral. At the end of the day, parang feeling natin, hindi tayo pasok kung hindi natin itatry.
Tama? But sometimes, because people are taking advantage of this influence, hindi lang pagkain at tanim, yung ini-influence tayo. No? Next slide. No? Yan. Unfortunately, sometimes, friends, yan, balik. Yan. Unfortunately, sometimes, hindi lang mga pagkain. No? Sometimes, mga tao. Di ba? And hindi lang mga politiko. Sometimes nga, mga contestants sa mga contest. No? Kilala nyo ba yung sa Pilipinas Got Talent, yung nag-vape? Kilala nyo yun? Yung may moment with Vice Ganda sa PGT? I don't know the name. Sino nga yung, ano nga yung name niya? Yung vapor. Yung vapor na hindi naman marunong. Si Juben. Juben ba yun? Di ba? Maraming natuwa sa kanya. Si Juben ba yun? Maraming natuwa sa kanya. Una, maraming nagustuhan siya, di ba? Kasi may mga kilig moments sila with Vice Ganda. Maraming bumoto sa kanya. In fact, if I'm not mistaken, nanalo ata siya, no? And naging artista siya, no? But kasi because we are being influenced na nag-viral siya, natuwa tayo, hindi na natin inisip na parang na-idol ko tong tao to, hindi ko na inisip na ano kayang ginagawa nito outside camera. No? Sabi nga ng isa dito, sir, nahuli. No? Tama, no? Nahuli lang siya recently sa drug buybus. No? But before that, naging idol yan ng marami. No? Binoto yan ng marami. No? Kaya nga, we need to reflect on this question. Pag tao ba yung ini-influence sa atin, itatry ba natin agad? Hindi ba tayo magtatanong? No? Kanina sa pagkain, hindi na natin tinatanong, mahal ba to? Or barato ba to? No? Kung tao ba, tatanungin natin, mahal ba niya ako? Or binabarat lang ba niya ako? That's one of our questions we need to answer as we become empowered digital Mindanaoan. Kasi the fact is, we are being influenced in social media. Next slide po. Yan. Saan na ako? Yan. The second thing we need to understand are these things. No? Polarization, filter bubbles and echo chambers. Yan, mahal ba niya ako? Oy, sorry. Si ano pala ito? Yan, no? Ano ba tong mga polarization? Ano ba tong filter bubbles? Ano ba itong echo chamber? Next slide. Yan, sige, basa tayo. Yan, polarization, it's a division into two sharply contrasting sets of opinions or beliefs. And marami ito, no? Social media contributes greatly to polarization, no? Parang ang nangyayari is parang black and white. If you're not with us, you are against us. Tama? Have you tried this one? Naka-experience ba kayo ng polarization? Naaba sa inyo yung ano, online rambulan? May online rambulan ba sa Zamboanga or sa Cotabato or sa Sulu? Online rambulan, no? Uso yan dito sa northern part. I don't know diyan sa western part. Kahit saan meron man ata, sir, 'di ba? Meron. Iligan versus Cagayan de Oro, Bukidnon versus Misamis Occidental, doon nag-aaway. 'Di ba? Very polarized yung mga topic nila, very polarized, no? Next slide. Yan. And because sa polarization, walang gray area, no? Parang if you're north then you're south, walang middle grounds, no gray areas, just black and white. Sabi nga nila, online polarization can be witnessed in social media where people loyally take sides in issues and opinions, are strengthened by public support. Ito yung mga nangyayari sa social media, no? We are blindly loyal to take sides. Tama, no? Hindi na natin tinitignan yung other side of the story, no? Kasi black ako, black na talaga ako. Kasi white ako, white na talaga ako, no? We are now blindly loyal to take side. And yung public opinion matters, no? Kung ano yung opinion ng karamihan matters, no? Kaya nga, it's very, very alarming that because of polarization, people are no longer trying to look at the other side of the story. Yan, yes po. Para di mawala, so go lang kahit di naman dapat. Yan. So next slide. This is what is happening sa social media, no? Sometimes nakakalimutan na natin mag tanaw sa other side of the story. For example, ito,
nagian ba ninyo sa social media, sa Facebook, yung si Vice President Lenny Robredo, no? One day nag-seminar ko ani sa teachers again kasi series 'yun ng mga seminar sa teachers. Nakita ko to early morning, no? Nag-viral, kumalat, no? Na si Vice President Lenny Robredo daw nagpa-injection. Tapos, no? Di wala naman sa tas wala niya gitang-tang iyang sleeves, no? And then kung imong tignan at first glance, tinignan ko, uy, si Vice President Lenny Robredo nga, no? Kasi sa mata, when you look at the physical features, parang siya. No? And totoo naman na wala gitang-tang iyang tawag nito, yung sleeves, no? Nag-injectionan siya. Nagkalat yan the whole day, very very noisy. Yung isa naman siguro kilala niyo na siya, no? Si Prince William, no? No? May nagkalat din na picture na naghatag siya ng or nagpakita siya ng dirty finger. Tama naman, 'di ba? And people are easily trying to spread this one without fact-checking, without knowing ano ba talaga yung kwento behind it. Now, that's very unfortunate. Kaya nga, next slide. Yan. Yun, no? By later in the afternoon, yung nagkalat yung VP Lenny Robredo na vaccine na issue, later in the afternoon, may picture na lumabas, no? Una, may slit, no? May slit ang iyahang sleeves, no? Pangalawa, this is very funny kasi marami akong friends na naloko nito, no? Talagang inaway nila si Vice President. Pangalawa, hindi pala si Vice President Lenny Robredo, no? Doctor pala siya ng I think PGH, no? And it's the same with the second picture. Akala natin nag dirty fingers si Prince William, hindi pala. Kasi yung front view, yung front picture, three pala yung ano niya na fingers, no? This is the danger if we do not look at the other side of the story. Sabi nga dito, looking at only one side of a story is harmful. Tama naman, 'di ba? But it is more dangerous if we believe and share wrong information. 'Di ba? Na ano ninyo? Parang nandamay ka pa. No? Nandamay ka pa. It is very harmful, but it is more dangerous if we believe and share it. True. Sabi, yes sir, because a single picture paints 1,000 words po. Ayan, parang kanta. Next slide. Yan. These are other examples of polarizing issues. Tama, no? Yung mga pro-LGBT, mga anti-LGBT, kailangan ba talagang may CR sila or hindi kailangan? Kailangan ba talaga isa na si ABS-CBN, no? DDS ka ba or Dilawan, no? As complex as those issues, mas meron ding mga simple na mga issues, tama? For example, unsa bagit ang mas maganda, Robinsons ng Iligan or SM Downtown ng Cagayan? Di ba? May nakita ako sa Facebook na nag-away yung mga taga-Iligan at Cagayan just arguing saan ba mas maganda, Robinsons Iligan or SM Downtown, no? Or ano ba talaga yung mas maganda, MSU or CMU? Di ba, may mga ganong ano? Or ano ka ba, Katniel ka ba or Lizken? Di ba, may mga simple. Or may kailangan bang may pineapple yung pizza or wala? Di ba? Sige, next slide. The next thing is filter bubbles and echo chambers. Yan. Kaya pa ninyo? Kaya pa? Ano pa ato ang ano, wala pa ta nag-mental diarrhea? Yan. Yes. Yan. Yung second naman is filter bubbles and echo chamber. Ano ba yung nangyayari dito, no? With algorithms sa social network, we have become exposed to online filter bubbles, no? We are exposed mostly to content, people and ideas we agree with. Nabantayan ninyo, di ba? Tungod kay ang ato ang gina-like, gina-share, gina-comment, ang ato ang gina-follow are yung mga tao or posts or pages that we agree with, sila lang yung lumalabas sa social media natin, sa newsfeed natin. And that is why we are slowly enclosed in a filter bubble, na hindi na natin nakikita yung other side. Di ba? Kasi nakulong na tayo sa mga tao, sa mga beliefs, sa mga ideas that we agree with. Tama? And next slide. And because of that, the confirmation bias is being strengthened greatly.
No, nakatry na ba kaani, no? Ano man yung confirmation bias, sir? No, it is our tendency to seek out and agree with views that are similar to ours and reject those who are not. Nakatry ba mo ani? No, nani siya sa social media, kabantay ka nang nakay friends. Tapos mag-post siya og mga political issues na dili ka ga-agree with, no? Unsa imong buhaton, imong i-unfriend. Di ba? Daghan kayo ko mga friends na nag-away. Kasi nga dili sila ga-agree sa gi-post sa ilang kaila, no? I-block ka, no? May mga ganun, di ba? We like and share those we agree with, and we blocked or unfriend yung mga hindi natin na-agree. No? Next slide. Kaya nga, sometimes, no, yung issues is no longer important compared to affiliation. No? Sometimes nga, our individual belief is no longer important compared to the collective beliefs of others, of the majority. No? And this is very sad. This is very unfortunate. Why? Because yung mga sarili nating paniniwala, yung mga sarili nating paninindigan are sometimes or most of the time are being sacrificed. Di ba? Sometimes, hindi ko yan, para karapitong, hindi ko naman yan gusto eh. Pero yun yung sinabi ng idol ko eh. Okay, gusto ko na lang yun. Di ba? Have you tried that? No? Our own beliefs, our own yung paninindigan nasa sacrifice. Di ba? Kasi sometimes takot tayo na, uy, yun yung majority. Sige, doon na lang ako. No? We are, our own rights are being sacrificed. Next slide. Yan. Yes, they just want validation. No? Fact check, history check muna tayo. Number one, we need to remind ourselves, number one, that the Philippines was declared the first democracy in the entire of Asia. Tayo yung first democratic country in Asia. And when we say democracy, when we say that we are democratic, no, we are free to voice out our opinion, and we are free in making choices for our nation. No? Tama? But because in social media, kaya nga it's very, very sad because in social media, because other people are taking advantage of algorithm, taking advantage of the technology that we have, slowly we are being conditioned, slowly we are being deceived, slowly we are being manipulated, no? Na slowly we are being disempowered for us to voice out our own beliefs. We are slowly disempowered for us to really freely choose what we need to choose. No? And what is very parang fearsome is the fact that it seems to be we are still in control of our activities in social media. No? Ito yung nakakatakot. Akala natin we are still in control, pero in reality we are being manipulated by people who are really taking advantage of social media, of algorithm, taking advantage of our technology. No? And paano na ginagawa yan? Paano tayo slowly na kinokondisyon? Next slide. Yan. Sabi nga ni, Pinas forward. No? Di kita bet, pero may point ka. Yan. They're slowly spreading fake news. No? And these fake news are, you know, at the end of the day, trying to condition us, trying to deceive us, and trying to manipulate us, trying to disenfranchise us with our right, no, to voice out our right to choose, no. Ano ba yung fake news? Sige daw, next slide. Yan. In the Philippines, fake news propagation has become a very effective tool for those who seek the public's preference. Do you agree, no? Ginagamit siya para makuha ang atoang attention, ginagamit siya para makuha atoang simpatiya, no? And fake news is not a joke. Sabi nga ng tanungan ng isang teacher, "Sir, ano ba itong fake news? Trip-trip lang ba ito ng mga tao sa Facebook? Trip-trip lang ba, joke-joke lang ba ito?" No? But in reality, fake news is very serious, no? It's like a wildfire, sabi nga nila.
grabe ka makailad, no? Nanabay na ilad sa fake news? Sige daw. Yan, para makarest po ng kontingog. Sino ba dito yung naloko na sa fake news? And anong fake news yung naloko sa inyo? Sige daw, try to chat daw. Sino dito yung na-deceive na ng fake news? Yan. Meron ba? Sino ba dito yung parang walang pasok, sir, pero meron pala? Yun, number one, di ba? Akala natin walang pasok, pero meron. Kasi may nakalagay, walang pasok ngayong Friday. Or walang pasok ngayong May 26, pero that was 2010. No? Ano pa? No? Meron na ba dito yung parang, meron na ba ditong nag-asa na parang kayo, pero hindi talaga kayo? Ayun. Sige daw. Meron? Hinaya ko ano? Sir, sir. Ako, yan. Paano ka naloko? Paano ka pinaasa? More seed. Yan. Sige, next slide. Asa na yun? Yan. Fake news. Actually, fake news is playing, they are playing with our emotions, no? Anger, fear, tapos indifference, di ba? Para siyang chismis, no? Have you heard yung mga chismis sa lugar ninyo, di ba? It started sa mga labas ng tindahan, may mga taong nagtatambay, tapos nagchichismis na sabi, uy, si ano, hindi yan nagbayad ng utang. Tapos nagagalit ka kasi siya din oo eh, hindi yan na nagbayad ng utang, no? Parang pinaglalaruan niya yung feeling mo na para magalit ka, di ba? May chismis din dito sa barangay namin kasi lately may mga tawag nito yung mga puppies na namatay, tapos talagang patay na parang na massacre, tapos walang dugo. And then the next day mga manok naman. Oh, di ba? So yung chismis na nakalat, may aswang sa barangay namin. Oh, no? So nung nalaman ko, effective yun. Effective, well, it's an effective chismis kasi wala nang nagsistay beyond curfew. Kasi natakot sila. No? Sabi ko nga sa mga tanod, sir, baka kayo lang yung gumagawa niyan, sir. Ha? Pero that was a fake news spreading. No? To play with our fear. Yung fake news sa kulto po. O tama, di ba? Sa Miss Oak, may nangangatok. May video nga na na-videohan nila. Tapos ang dami nang nag-ano. Meron ba din diyan sa ano, sa Zamboanga or sa Cotabato or sa Sulu? Sige, next slide. Yan. These are common kinds of fake news. No, una, death of famous people, no? From Queen Elizabeth na namatay na daw. Sige, next. To Efren Bata Reyes, no? Kasi bago 'to lumabas muna yung mga magagandang trick shots ni Efren Bata. No, nakapanood pa ako noon. And then after a few days after that, ito yung lumabas. At akala ko talaga patay na si Efren Bata, no? Pero hindi pala kasi nahuli lang siya lately kasi nag-violate din siya ng curfew, no? Next slide, no? Meron ding impostor, no? Akala natin si Mayor Vico Soto, hindi pala. Kaya sabi na ni Mayor Vico Soto, basta yung totoong account ko verified at pangit yung profile picture, 'di ba? Maraming mga ganun, impostor at saka yung poser sites. Tama? Meron ding, next slide, mga false coach, no? Ito, hindi ko to kilala. I don't know, kilala niyo ba to? Si Captain Ri Jong-yok. The last time I asked, tinanong ko to sa mga kasamahan ko, a fictional character para ito ng isang Korean novela. No? No, Korean novela, tama, no? No? So, impostor. Pero meron ding mga fake false coach from real people, no? Si Mayor, si Yorme Isko. 'Di ba? Minsan nga may seminar ako tas sa isang slide. May picture ni Jose Rizal, tas nakalagay doon, sabi ni Jose Rizal, "Huwag ka masyadong maniniwala sa lahat ng nakikita mo sa internet kahit na may picture at saka may tawag nito, may quote." 'No? Tas na-confuse yung teacher, sabi niya, "Sir, sinabi talaga 'yan ni Jose Rizal? May internet na ba sa time na 'yon?" 'No? Kaya nga sabi na huwag kang maniwala eh, 'no? Wag ka basta-bastang maniwala sa quote kahit may picture sa tabi nito. Yan, next slide. May mga forwarded messages din, 'di ba? Sabi nga na kanina, yung walang pasok, no? May mga forwarded messages din, for example sa text, 'di ba? Nakaano kayo dito sa Cagayan de Oro, may mga nagkakalat, especially pag malapit na yung fiesta. May nagkalat na text na parang from a reliable source. Wag muna kayong magpasyal-pasyal sa
sa malls kasi may HIV positive na nag-i-injection daw ng mga tao, no? May mga ganung mga fake na mga forwarded messages. Sometimes, next slide, are memos, no? Mga memos ng Philippine National Police, di ba? Dito mo talaga ma-realize na some are just making fun, but some are really intentionally deceiving people, no? Sa fake news. Yan, sige. Next slide. Yun. Kaya pa? Kaya pa ninyo? Yan. Malapit na tayo, 5 minutes na lang. And 2 hours. Yan. Fake news, di nila alam ano ang epekto. Tama, no? Fake news is effectively utilized by parties that need our attention, our interest, and support, no? A strategy is put in place and there are roles that make this happen. Kaya nga sabi ko kanina, fake news is like wildfire, no? There is science behind it. There's psychology behind it. There's sociology behind it. People are trying to make a strategy for social, for fake news to spread out para mas maraming naloloko. Kaya mahirap itong i-fight, no? Mahirap pero hindi imposible. Why? Because this is not a trip. This is not a joke. Sabi ko nga sa mga participants dati, this is an industry. This is business. May pera involved. May maraming tao involved, no? And parang slowly they are trying to distort the truth. Di ba? So, for our next part, we need kailangan nating makita who are behind this fake news. Yan. Yung nag-text, you have won 600,000. Tama, no? Or 1 million from PCSO. Kaya, for us to know, sino ba yung mga people behind fake news, let's watch this video. Araw-araw tayong nasa social media. Why not, di ba? Napakaraming pwedeng gawin dito. Connect with friends, manood ng iba-ibang videos, at magbasa ng news. Minsan, pati fake news. Paano nga ba kumakalat ang fake news? Bakit nga ba ang bilis at ang lawak ng pagkalat nito? Here's why. Ang pagpapalaganap ng fake news ay isang industriya. Ang pagpapakalat ng fake news ay strategic. Alam niyo bang hindi lang iisa kundi maraming tao ang involved sa disinformation? Get to know them now. Stop. The client. Sila ang may motibong manipulahin ang impormasyon para makuha ang simpatsya ng publiko. Sila rin ang pangunahing nakikinabang sa pagpapakalat ng maling impormasyon na pumapabor sa kanila o nakakapanira sa iba. The Chief Architects. Sila ang grand masterminds and strategists, ang mga strategic na nagpaplano ng fake or manipulative online content na naaayon sa pangangailangan ng client. Ginagamit nila ang kanilang galing para gumawa ng isang panibagong online reality na pwedeng-pwede nating paniwalaan. Sinisiguro ng Chief Architects of Fake News na patuloy na mapapaniwala ang mga tao sa content at reality na inilalathala nila. Digital influencers at fake account operators. Ilang mga celebrities, content creators at famous personalities. Fake news peddlers take advantage of their popularity at silang mga influencers at page moderators naman ay tumatanggap ng bayad. Isa sa mga gumamit ng influencers para ipakalat ang content nila ay ang Twinmark Media Enterprises na pinatigil ng Facebook noong 2019. Milyon-milyon rin ang kinikita ng mga fake page operators para magkalat ng fake news and false information. Legit man o poster pages, marami nang nakolektang followers sa mga accounts na ito dahil sila ay sikat at may impluensya. Grassroots intermediaries. Kasama na dito ang madalas na tinatawag na internet trolls. Sila ang bridge builders, ang may trabahong abutin ang iba-ibang communities para mas mabilis pang kumalat ang fake news. Ordinaryong tao lamang sila tulad mo at tulad ko, pero sila ay bahagi ng master plan na gamitin ang social network sa paraang pabor sa interes ng client. The public.
tayo ang publiko. Tayo ang bahagi ng mga komunidad na napakadaling maimpluwensyahan. Kung hindi tayo nag-iingat, kung tayo ay nagpapaloko, maaari tayong maging bahagi ng pagkalat ng maling impormasyon. Ang pagkalat ng fake news ay mabusisi at matrabaho. Hindi lang iisang tao ang gumagawa nito, kundi malalaking grupo na nakikinabang sa kanilang panloloko. Kaya ang desisyon ay nasa atin. Mafo-fall pa ba tayo sa maling information o panahon na ba to pay attention? Ayan. Okay. Okay pa ba mo? Sige daw. Please yes, comment. Okay na, okay. Please comment if you're okay. Please chat. Yes po, sabi ni Jessa. Okay na, okay Jenna. Po. Okay, thank you. Okay yan, po. Si Carl. Okay, okay pa? Hindi pa, dili pa gabuto inyo ang utok? No? Hindi pa ba sumasabog yung... Hindi pa kayo nagme-mental diarrhea? Yan. Malapit na tayo. 3 minutes na lang. And 2 hours. Yun. Yan. No? Asa na tayo? Eto. Okay na. Yan. Nakikita na niyo yung screen? Okay. Continue, no? Sabi nga nila, a lie told once remains a lie, but a lie told 1,000 times becomes the truth. No? Sabi ko nga kanina, yung fake news parang chismis. But it is worse than chismis. Why? Kasi sa fake news, millions of people are sharing and telling and posting it online, no? Di kagaya sa chismis na ilan lang yung mga nandun sa labas ng tindahan, ilan lang yung nandun sa labas ng berberya, di ba? Ilan lang yung walang mga yung naglalaba together, doon lang kasi kumakalat yung chismis eh. But fake news is worse than that. Why? Because it is shared, told and posted millions of times and it is all over our country, in fact it is all over the world. Tama? Diba? So, again, next slide. Sometimes, because, balik sa dito ma'am, yung, sometimes, because of, tawag ito, because of many people are trying to distort the truth, no? We can no longer distinguish what is fact from fake. Diba? Sabi nga dito, if the efforts to spread false information are strong, tama naman, diba? Yung pag-spread, yung effort ng mga people behind fake news, they're, it is very, very strong and it's very, very powerful. Why? Kasi may pera involved. No? Kasi maraming matatalino behind pag-spread ng fake news. From psychologists to sociologists to strategists to PR people. No? Maraming magagaling behind pag-spread ng fake news. No? Number one, wala takabalo. Hindi natin alam yung intention nila. What we know is yung intention nila will favor yung client nila. Yun lang yung alam natin. Pangalawa, yung alam lang natin is yung byproduct or yung side effect ng pagpapakalat ng fake news. And that is, number one, many relationships between friends nasisira. Tama? Many relationships among family members nasisira. Tama? And many people, no? Parang at the end of the day, there is a divided nation. Yun yung ginagawa ng fake news, no? Sabi nga nila, the end justifies the means for them. Wala kaming pakialam kung masira yung relationship niyo with each other. Wala kaming pakialam kung may division na sa bayan natin. Wala kaming pakialam kung marami ng walls between people as long as it favors our client and as long as we are being paid. Yun yung parang very alarming and very sad to realize. Tama, no? The trust nawawala na, no? Yung mga past election activities nga, may mga friends na hindi na friends until now, no? May mga family members na hindi na nag-uusap until now. No? Tama? That is why, so nakalagay din dito, the efforts to stop it should be stronger. No? Our efforts to restore our relationship with people should be stronger.
no, our efforts to really unite and build bridges to one another should be stronger. No? Sabi ko nga one time sa isang webinar din, sana let's not allow our generation to be a generation full of lies. No? Sana let's not allow our generation to be a divided generation. Di ba? Sana let's not allow our generation that toxicity and animosity fosters. No? Kasi yun yung nangyayari as this fake news is being spread. Ito yung byproduct, no? Tayo yung casualty. No? So, how are we going to do it? How are we going to make our efforts stronger than their effort? Yan. Next slide. Yan, basa mo na ako. Dahlia, is sa false information relationship ay nasira. Oh, friends, family, community, the nation, no? Sino ba dito ang may best friend na hindi na sila best friend ngayon? Ayun ba? No? May mga ganun ba? Me, si Al Haifa, no? Sino ba dito ang may mga cousins na hindi na nag-uusap, no? Meron ba? Because of fake news, because we are being manipulated, no? Yan, so magbasa muna ako dito. Ano pa yung mga hindi ko pa nabasa while we are trying to reconnect with our slides. Stay away of toxicity, ika nga. Pero di natin alam tayo din nagko-cause ng toxicity. Tama, no? Sometimes galit tayo sa toxic people. Pero sometimes tayo din yung toxic, no? May kilala ako na ganyan. Nagra-rant. Ang rant niya, ang daming toxic daw sa Facebook. Pero siya nang nagra-rant din. No? Me, sabi po sa fake po na text po. Yan. Hello po from Peace Connect Youth Advocate Basilan. Uy. Yan na lang yung mga areas na hindi ko napuntahan talaga sa Mindanao. Basilan at saka yung Sulu. No? Sana one of these days, no? Yung UNESCO, baka ma-invite. Baka naman. No? Welcome po kayo dito. Yay! Thank you, Jalaine. Yan. Baka naman, Sir Finn, masama mo ako dito after ng pandemic. No? Dalawa na lang yung hindi ko talaga napuntahan. Nakamute ka, sir. Nadating tayo dyan ni Ma'am Ludy Borja. Ayan, hi. Hi, Ma'am Ludy. Nakiki-FC ako sa iyo. Iloilo lang kasi kami nakapunta ni Sir Finn eh. Even sa mga international, hindi ako nakasama. Kasi wala din pera. Yan, bumalik na. Yan. So again, yun. We need to make our effort stronger than them, no? We need again to not allow them to make our generation a divided nation. We need dapat hindi natin silang payagan that our generation becomes a generation full of lies or full of toxicity. So ano ba yung dapat natin gawin? Una, we have to recognize that technology has the power to connect us with those who matter. No? Do you agree with this? You know, technology has the power to connect us with those who matter. Uy, maganda po sa Basilan. Sige, later na yan. Balik muna tayo dito. Di ba? Dati, sabi ng I don't know, tita ko ba yun? Sabi niya, sa panahon daw nila, wala pang text, wala pang phone call. Ang only means of communication abroad is yung magsulat ng letter. And it will take 3 weeks daw. 3 weeks ba yun? 3 weeks para umabot yung letter sa abroad. Plus another 3 weeks para bumalik. Diba? But because of technology, diba? Sa amin dati, kasi hindi pa unli call. Wala pang unli call dati, wala pang unli text. Ang uso sa amin, parang na-experience na din ito ni Sir Finn. Ang uso sa amin dati, drop call, no? Ma'am Ludy, may drop call ba sa inyo before, no? Yung drop call na ikaw yung tatawag, dapat less than 2 seconds lang yung ano mo para free yung call. So for example, tatawag ako, "San ka?" Yan, end call naman. Tapos isa naman pagtawag ko ulit, "Nasa ano ako?" But this time, as technology advances, no, we can now video call. Di ba? Meron na nga dito Zoom. Dati, it's very impossible to have a seminar online. Pero ngayon, pwede na. No?
But at the end of the day, we still need to remember, next slide, the technology, yeah, next slide pa din. Technology also has the power to disconnect us with people who matters. Do you agree? Diba? It disconnects us with people who matters. Nakatry ba mo, Ani? Sabi ko nga sa example dati, in a Sunday, lahat ng members sa family mo nasa bahay, pero hindi kayo nag-uusap. Bakit? Number one, si Papa busy sa Netflix or sa online sabong. Diba? Si Mama naman, busy sa kamamain. Diba? Sa online ukay-ukay. Si Kuya nag-ML. No? Si Ate nagbebenta ng mga nagbebenta ng mga products. Tapos si Bunso, ano tawag doon? Nag-chuchu TV. Diba? Technology is also powerful that it can disconnect us with people that matters. And hindi lang yung mga activities natin, even yung mga nangyayari sa fake news, even yung mga nangyayari sa activities natin sa Facebook. Why? Because again, we tend to agree with people lang na the same belief sa atin. Next slide. We also need to recognize, my friends, that it takes a community to move our country forward. Forward muna. Balik, ma'am. Nag-lag si ma'am. Yan. We also need to recognize that it takes a community to move our country forward. Tama, 'di ba? Sa atin here in our country, sa may tinatawag na bayanihan, no? It takes a community. It takes sabi nga ng teacher, it takes a community to educate a child, 'di ba? It takes a community para arsahin yung bahay. It takes a community to make our nation forward. But sometimes we need also to remember, next slide, that it takes a community to pull or to make or to move it backward. Tama? Do you agree? Diba? If many people spreads fake news, if many people promotes toxicity and animosity, definitely mag-move backward yung country natin. Yan. Pag may family gatherings, imbis na makipagkumustahan, busy sa kanyang cellphone. No? Tama. May mga friends ako, sinasabi sa chat, uy, mag-reunion tayo. Kain tayo sa labas. Tapos pagpunta dun sa labas, hindi naman nag-uusap. Di ba? Nag-chat. Nanonood pa nga ng Netflix sometimes. Yeah, next slide. Yan. As a digital migrant, as a digital native, kasi most of us here, including me, na, nakisali. Most of us here, we are born and lumaki tayo na andun na yung technology. No? The question that we need to ask ourselves is, how do you make use of technology? Paano ba natin ginagamit yung technology? No? Are we spreading hate? Are we spreading positivity? Yan. Next slide. Also, we need to recognize that information gives us the power to create. No? Kung yung goal ng ibang tao is to spread disinformation for us to be divided, yung right information naman gives us the power to be more creative. Diba? Sabi nga ng isa, pinakita nga sa picture dito, diba? Because of information, people have become so creative na kahit yung laptop, pwede na pala sa mga may vision at ito visually impaired, sorry, di ba, pwede na palang magamit, no? Next slide. Yan. Question: how are we going to digitally move our country or our nation? Or let's be more specific, what are we going to do for us to become an empowered digital Mindanaon? Yan. Ito yung formula. Yan. Math na naman tayo. I visually impaired. Sakto. Thank you, Carmela. No? We need to have the right information. We need to have the right technology. And we need to have the right intention to next click. For us to digitally transform the nation. No? Kasama tong tatlo, di pwede kulang ng isa. Sabi ko nga sa isang talk ko, if we have the right technology, pero hindi naman natin alam, wala tayong right information, hindi natin alam paano gamitin,
though may intention tayo, hindi din natin magagamit, no? For parang example, as simple as may rice cooker tayo, pero hindi natin alam paano magluto sa rice cooker. And yung intention natin is pag magpakain ng kaibigan, wala ding maluluto, no? Kasi nga hindi natin alam, no? Or alam natin paano magluto pero walang rice cooker. But what is worse, my friends, is if we have the right information and if we have the right technology, but we have the wrong intention. That is very, very dangerous. No? Sabi ko nga kanina, the people behind spreading the fake news, the people behind spreading the fake news resulting to a divided nation are intelligent people. No? They have the right information, they have the right technology, but they have the wrong intention. And that is very, very dangerous. Next slide. So what are we going to paano ba tayo maging, yeah, next slide. Yan. For us to be an empowered digital Mindanaon, what are we going to do? Balik. Chekiru. Ano yung chekiru? Next slide, ma'am. Sige. Yan. We need to be a digitally we need to be digitally literate with the heart, no? Paano ba maging empowered digital Mindanaon? You have to be digitally literate with the heart, no? Sabi nga ni sino ba yung nag-Miss Universe? si Pia Wurtzbach, di ba? Pia Wurtzbach, sabi niya, "I am confidently beautiful with the heart." So pag tatanungin kayo, paano ba kayo naging empowered digital Mindanaon? Sabihin niyo, "I am digitally literate with the heart." Di ba? Why? Because we are now trying to seek the right information. And of course, with the heart. Di ba? Sabi nga ng mentor ko dati, when you seek to educate yourself, no? Sana yung goal mo hindi lang to have an intelligent mind. Dapat you have to have an intelligent heart. Di ba? For mga sa mga teachers dito, sabi ko sa mga teachers ng seminar, sana teachers, as we try to teach our students, let's not just focus on giving them an intelligent mind. Na sana bigyan din natin sila ng intelligent heart. Why? Kasi maybe, just maybe, if we focus too much on an intelligent mind, we might be creating monsters out of them. Tama? No? Kasi sabi nga ng mentor ko, people behind weapons of mass destruction, people behind yung mga dictatorship, people behind spreading disinformation are intelligent people, no? Kaso wala silang puso, no? Kaso wala silang intelligent heart, no? So for us to be an empowered digital Mindanaon, we have to be both digitally literate with the heart. Di ba? Parang Pia Wurtzbach. Next slide. Intelligent with the heart. Yan. So ito lang man yung cycle, no? If we are digitally literate, may digital literacy tayo, may critical thinking tayo, may creativity tayo, may communication tayo, plus we have the heart for our nation, the heart for our people, the heart for others. Sabi nga ng atin na yan, a person for others, no? If we have both of them, we can make things happen. No, sabi nga ng mentor ko dati, we can now challenge the impossible and we can now make that impossible a possibility. Di ba? Do you agree? Yeah. Next slide. So, these are examples of people. Baka sabihin nyo, eh sir, baka theoretical lang yan. Wala namang digitally literate with the heart na tao talaga. Meron, no? There are lots of Filipinos who are digitally literate with the heart. So, ano ba yung mga examples? Number one. Sige, next. Tago ko muna itong chat ha, para makita ko. Sige, next. Ito yung mga greener future solutions. Yan. This is a model, no? Yung Trimaran, a greener future through alternative energy. Diba? It was developed by Aklan State University Maritime Industry Authority together with DOST. They are developing eco-friendly cargo vessel that harness hydropower from the ocean waves. Diba? Sana in the near future, no? Sana masapon natin. I believe masapon natin eh, no? Na yung mga sinasakyan nating transportation sa dagat, no? Are now powered through ocean waves. Hydropowered na. No? Next slide.
Yan, no? Yung mga needs natin at the tip of our fingertips. Sino ba dito yung nauubos yung sweldo sa Lazada, sa Grab, sa Shopee? Sino ba dito yung 1 week allowance nila, day one pa lang, ubos na? Ay, tatay ko po, uy. Si tatay mo, order ng order, no? Salamat, Shopee. Nung shinare ko to sa mga teacher, sabi nila, sir, yung sweldo ko, sir, naubos, pero nasa kwarto lang ako, no? May teacher nga sabi niya, sir, sana wala na lang Shopee, wala na lang Lazada, or wala na lang Grab kasi nauubos pera ko, tas tumataba ako. But you know, if we think parang deeper, no? Maraming benefit yung Shopee, maraming benefit yung Lazada, maraming benefit yung Grab. How? Number one, there are single parents out there na hindi makabili ng mga pagkain kasi walang maiwan sa bata. Tama? There are senior citizens out there, there are people with disabilities out there na hindi makapunta sa mall. And they're very very happy and they're very very fortunate na andun yung Shopee, andun yung Lazada, andun yung Grab kasi it makes their lives easier. Tama? No? Next slide. Tatay ko po ang talino kapag dumating na order sa akin, pinapabayad. Wais! Kasi mapagmahal ka na anak siguro, no? Yan, tech for good. Next. Ito, session groceries, no? Connecting farmers and consumers. Wala ito ata. I don't know if meron dito sa Mindanao. So again, di oro wala. Next slide. No? Ano ba yung session groceries? Yan. Online fresh produce delivery yung session grocery. Parang from farmers, i-deliver direct to the consumers. Wala nang middleman. So, what are the benefits of this? Number one, more profit for the farmers. Tama? And then door-to-door deliveries for customers. Fresh pa yung vegetables mo, fresh pa yung farm produce na binibili mo. Na? Next slide. Yun. Gcash. Sino ba dito ang walang Gcash? Ano ba to? Tita ko, tatay ko, nanay ko, kuya. Lahat sila nasa Lazada yan. Nasa Lazada yan. Ay, wala. Nawala. Paano ba to? Wait. Yun. Sino ba dito may Gcash? No? Ako po, walang Gcash. Yan. No, this is very very helpful for us. Why? Kasi dati pag magbabayad tayo sa kuryente, it will take us half a day, no? Magbabayad tayo sa tubig, magbabayad ako sa Globe dati. It will take me 2 hours. No? Pero ngayon, Gcash mo na 'yan. Tama? No? I-Gcash na. Even asking help from others, 'di ba? Yung nagfa-fundraising, Gcash na. No? May mga kwento sa social media natin na nakaka-inspire that people are having digital bayanihan using Gcash. 'Di ba? May lola at lolo na naloko sila sa sukli, no? Fake para yung money na binigay nila. When someone posted it, ang tanong doon, may Gcash ba kasi magsesend ako ng pera? And at the end of the day, if I'm not mistaken, they have gathered 50,000 pesos para kay lolo at lola. No? It helps us, no? It becomes our mobile wallet, no? Next slide. All of my family member meron, but ako wala, but hindi nila ako sinabihan sila meron. Yan. So mag-Gcash ka na. Okay? Pa-cash in na lang po, no? Kasi sometimes mahirap maglinya sa Palawan, no? Next slide. Yan. Now, let's try to connect. Kanina, no, we realize there are people who spreads animosity. There are people who spreads toxicity. There are people who spreads disinformation. But if we are digitally literal with a heart, if we use technology as our weapon against them, if we use technology as our tool, we can amplify goodness better than they share disinformation. No? If they create division in social media, if they create decision online and on ground, if they create division in our families or our country, and if we are digitally literate with the heart,
we can create more possibilities than the division they are creating. No? Parang 1:5. If you have built a wall, we can build 5 bridges. No? Because when we are digitally literate with the heart, we have, when we have the right information, we have that right technology and the right intention, we are not just creating possibilities, but we are making the impossible possible. No? If they are dividing our country, we are kumbaga strongly bringing our people together. Na? Yan. Kapit bisig. Yan. Next slide. So, this is our challenge. No? Our commitment. Next slide po. Sana, at the end of the day, we commit and became a Mindanaon youth geared towards digital citizenship. No? That's our, hindi lang yan yung theme natin for the day. That is really our challenge and our calling. No? Sometimes kasi, as youth, we felt that we are left behind. No? As Mindanaon, sometimes we felt that we are left behind. No? We are a generation or a people set aside at the corner. But if we have that right intention, we will slowly realize or we will quickly realize that we are that cornerstone who holds our country together. No? If we are digitally literate with the heart. So before we end this talk, sana tonight, no? Sana tonight before we sleep, no? Sana we can have that answer to our question, paano kaya maging digital Mindanaon? Paano kaya maging empowered digital Mindanaon? No? And every time I end my talk, I always tell my participants na sana hindi kayo makatulog until you have answered that question. No? Kasi that answer to that question may be the answer to other people's prayer. So next slide. Baka may ano pa ba? May ano pa ba, ma'am, yung question? Yan. So that ends our session, our topic for this afternoon. Yan. So thank you very much. Ayan. Thank you, Kuya Tupi. No, grabe, grabe yung discussion talaga. Sige, may tuturo akong chance sa inyo, ha? Sasagot lang kayo kapag marami kayong natutunan. Kasi sa Pinas Forward, meron kaming chance. Kaso hindi natin siya masisigaw, so sasagutin lang natin sa chat. Okay? Pag sinabi kong let's move at marami kayong natutunan, sagot lang kayo sa chat, Pinas Forward. Okay? Sige nga, try nga natin, mga kapatid. Let's move! Ayan. Na natin. Ayun, no? Talagang all caps, no? With feelings. Talaga namang kitang-kita natin yung discussion ay mula sa puso, no? And we hope, no, na marami tayong natutunan. And thank you for all your comments kasi dahil sa mga comments ninyo, nakakuha rin kami ng idea. At kami mismo, no, mas lalong naging excited na makapunta dyan kung nasa naman kayo ngayon. And sana, no, umokay na yung sitwasyon natin. And syempre, for our closing remarks, no, tawagin natin, syempre, from National Coordinating Body of UNESCO Clubs in the Philippines. Ayan, tawagin natin si Ma'am Alice Pedrasio. Ayan, Ma'am Alice. Hi, everyone. Can you hear me, sir? Yes, po. Ayan. Hello, everyone. Especially to our young champions of today's webinar, the youth, the young at heart, no? And we also, the young at heart, once in our life. Okay, a pleasant afternoon, Mindanaon. Ladies and gentlemen, my co-board members in the NCBUCP, Pinas Forward, and all our UNESCO club members all over the Philippines. It has been, you know, a very enlightening afternoon, specifically on the following understanding, that the social media through the digital platform is one of the most powerful tools of communication. You know, I really like the word algorithm, a mathematical figure of data or information, which I already have encountered and heard in one of the science fiction movies that I have watched a little long time ago.
But the big question here is, does social media a friend, an enemy, or is it a tool? Well, it is up to us to really distinguish and to determine. Hence, it is telling us to be more careful, because the more we engage in the social media, the more that we compromise our privacy. So all the more that we got to be careful, the more that we got to be choosy, techie-wise, and we have to power our minds with the skills on how to distinguish the wrong from the truth. Be digitally literate with heart by having the right information, the right technology, and the right intention. Again, a pleasant afternoon to all, and thank you for staying, engaging, and learning with us. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Alice, no, sa inyo. And siguro, no, para mas maging exciting din, no, at parang feeling generous po tayo ngayong hapon, no. Meron po kaming question at merong limang mananalo ng 100 pesos worth of load, no, from our partner Globe, no. So dudugtungan niyo lang ito, no, at pipili tayo ng limang best answers and kukontakin namin kayo after the event, no. Yan. Sige po, ito po yung ating dudugtungan. Dito lang po sa chat box natin ilalagay. So, malalabanan ko ang disinformation sa pamamagitan ng, ayan, pwede na po kayong mag-chat. Okay? So, chat lang natin yung mga answers natin. Pipili tayo ng lima dyan. Ayan, at habang nagcha-chat kayo, hindi ko na papatagalin ulit, no? Tatawagin ko ulit si Kuya Tope for siguro invitational message, no, para sa mga susunod pa nating event or for some announcement, no. Kuya Tope, diyan ka ulit. Yan, I'm here. Okay, thank you. Balik pala sa akin, no. Yan, while you're still thinking kung ano ba yung best, hindi naman best, ano ba yung most inspiring answer ninyo, sana I'm inviting you to join us sa Pinas Forwarders na Facebook group, no? Magkita-kita ta dito. Please join the Facebook group. May mga tanong nandoon that you need to answer for you to become a member of the Facebook group. People are asking me, Kuya, nanong mag-join man dito? Unsa may makuha nako dito? Una, well, you have the opportunity to meet other Pinas Forwarders, but the most important thing talaga, especially for our UNESCO members, especially sa mga taga Mindanaon youth, let's make use the Pinas Forwarders na Facebook group to be one of the most powerful platform for us to share yung mga inspiring stories na ginagawa ninyo dyan sa areas ninyo, no? We are very excited. I am very excited na makita kayo doon, makita yung mga pictures ninyo doon, makita yung mga inspiring na ginagawa niyo sa areas, no? So that others can be inspired and maybe others can imitate what you are doing there. Pwede na lang magawa yung mga best practices ninyo, no? Kasi at the end of the day, sayang naman yung mga ginagawa natin diyan. Sayang naman yung mga advocacies natin diyan kung tayo-tayo lang din yung nakakaalam. So again, please join us sa Pinas Forwarders na Facebook group. Siguro i-share diyan sa chat yung link. And ayun. Ayan, Pinas Forward. And then please do like and follow Pinas Forward PH. Yan. Para you will be more updated sa mga activities ng Pinas Forward. So yun. Kanina ko na ibibigay. Ayan. Thank you. Sige, Jay. May video tayo. Sige, go. Kung lahat ng Pilipino katulad mo, uulad ba ang Pilipinas? Pwedeng oo, siguro, hindi. Pero isa lang ang sigurado, may magagawang isang kabataan na tulad mo. Be part of an exclusive online community where you can discover your potential, find your purpose, come out of your comfort zone, experience supportive leadership, never stop learning, unlock opportunities for networking, expand your connection, meet new people, get involved, join discussions,
feel connected, have a chance to join applications for grants, contests, and a lot more exciting things. Kabataan, handa ka na ba sa pagbabago? Join us today and be part of something bigger by positively transforming yourself and your communities. Together, let's move Pinas forward. Ayan. So again, no, antayin po namin kayo dun sa Pinas Forwarders link, no, at sama-sama natin i-inspire yung bawat isa. At siguro also, no, for final announcement po, tawagin ko ulit, syempre, si Dr. Serafin Arviola. Sir? Maraming salamat sa ating mga kasama ngayong hapong ito. Marami tayong natutunan kay Christopher. Gusto ko lang i-remind sa inyo, nilagay ko yung website ng UNESCO Club Philippines. At pagkapasok nyo sa website ng UNESCO Club Philippines, meron dun link na Pinas Forward. Pag kinlik nyo yung Pinas Forward, makakapasok kayo dun sa Facebook page ng Pinas Forward. Another thing is, katulad nung nabanggit ko kanina, kung gusto ninyong magkaroon ng webinar sa inyong school, just send us a letter sa Youth for UNESCO, youthforunesco2020@gmail.com para ma-contact namin kayo at ma-process natin yung mga request ninyo for a webinar. Katulad ng nasabi ko kanina, may apat na module: digital citizenship, youth empowerment literacy, history literacy, at the same time ay peace education module. So makakapadadalhan namin kayo nung module design para makapamili kayo. Okay? So I hope na yung magkaroon tayo ng webinar sa Holosulu, magkaroon tayo ng webinar sa WIMSU, sa MSU, sa Maguindanao, yung mga school dyan sa Maguindanao. Although 94 lang tayo ngayon, pero we would like really to go to your respective schools, respective communities, and invite your classmates in this kind of webinar. And then, yung katulad din na magi ko kanina, ongoing po yung pag-accept namin ng accredited UNESCO club. Nasa website din yung mga requirements to be part of our almost 126 UNESCO club all over the country. So with that, maraming salamat. Ayan, thank you Dr. Serafin Arviola. At nakaka-excite, no? Yung mga susunod, no? Kasi ako, nararamdaman ko na ito yung simula at marami pa tong kasunod. So aantayin po namin kayo. So again, kasama ng Pinas Forward, no, at ng UNESCO Club. So patuloy nating i-inspire, no, yung mga kabataan dyan sa Mindanao at sa buong Pilipinas. So again, mga for announcement lang din po, huwag natin kalimutan mag-fill up ng ating evaluation form. No, may isi-send po tayong link dyan sa baba, i-grab lang po natin yon. At after nyo po mag-fill up ng evaluation, makaka-receive po kayo ng certificate ng event natin. Make sure lang po na tama ang pangalan at i-make sure lang din po natin na tama ang email address na ating ilalagay. Okay? At syempre, bago tayo mag-bye, pwede po ba kami mag-request na i-open po natin ang ating mga camera para po sa isang class picture. Ayan, ito yung mga ano. Ayan. Class picture at yan, sige po. Ati Kitin, okay. Ikaw yung magpi-picture, no? Yan. Yes, so apat na picture po ito, apat na click. Paki-on na po ang cameras nating lahat. Ayan, pati si Sir Tope nasa camera na rin. Okay. Bibilang po ako for the first set. 1, 2, 3, smile po. Okay. Sige, isa pa po. For the next. Okay. Ayan. 1. Ang gaganda naman. 1, 2, 3. Smile. Alright. Third set.
1, 2, ang ating connection. Okay, 1, 2, 3. And ang ating pang-apat, last group. Hindi niyo alam kung saan kayo. Okay, 1, 2, 3. Smile. Okay, maraming salamat kayo, Jeff. Ayan, thank you, Ate Kitin. So, ayan po, no, abangan niyo po yung ating picture, no, ipopost po natin yan, no, sa ating Facebook. So, again, antayin po namin kayo sa Pinas Forwarders and yung mga reminders ni Kuya Tope, yung mga reminders ni Dr. Serafin. Ayan, thank you sa lahat po ng umaten ngayon. Salamat sa inyong oras. Happy weekend po, no, at let's move Pinas Forward. Mabuhay po ang lahat. Thank you.
Yan, mukhang tayo-tayo na lang po, Sir Seraphine, yung nandito. Congratulations po. Congratulations, everyone. Siguro, sir, we can, if pwede kami makisuyo rin, we will share the evaluation link din po sa inyo para sa, oh, para sa mga hindi nakakita sa chat. Okay lang po ba yun? Kukunin ko lang. Kukunin ko rito. Ay, bigay ka lang din. Pwede naman. Sige, i-rechat ko po. Oh, there. There. Thank you. Sir Jobar! Nandiyan ka pa, Sir Jobar? Nakamute po si Sir. Sir Seraphine, sorry, may sinend po pala kami sa email nyo through Irene. Ano po, parang ano siya, consent form para po i-post sana namin yung picture sa page namin. Need lang po ng signature nun, sir. Salamat po. I-attach mo na yung signature po. Ah, okay po. Sige po. Sabihan ko na lang po si, ano, si Irene. Salamat. Thank you, sir. Nakapag ano na ba kayo sa Laguna? Nakapag webinar na ba kayo sa Laguna? Jen, alam ko parang may mga schedule ng konti. May mga schedule po na papasok through ano, yung kasama po namin doon. Anong school yun, Shai? Lyceum? Parang Lyceum dyan. Pero checking very quick. Wait lang. Kasi yung ano, yung youth development officer ng governor, yung mga lahat ng SK, pati yung mga 200 youth organizations sa Laguna. Nagpapa-accredit sa amin. Dati na namin ano yun. Dati na namin yung member, tapos ngayon bumalik siya, nagpapa-accredit uli. Malaki yung hawak niyang grupo sa Laguna. Siya yung ano, youth development officer ng governor's office. Pwede mong itanong yun, Chay, kay Attorney Confeber. Sige. Sir, anong office to? Ulit? Paulit. IDA Laguna, Youth Development Affairs. Na, pero ano po, provincial level. Tama po ba? Provincial level siya. Okay. Jen, inunote ko to dun sa main file para pwede natin balikan. Oo. Ano ba yun, Finn? Kung sakali ba bet nila? Hindi, i-offer ko sa kanya kasi kaibigan ko yun eh. Sige, kung gusto niya wala namang problema. Ano lang kasi, yun, hindi si Jeff yung in charge dun sa ano. Doon sa area, may parang isang nakuha na community organizer na for Calabarzon. Tapos, yung schedule pa lang niya so far ay yung Lyceum Laguna. Pati ba Batangas State you? Yes, Jen. Siya na kumakausap. O yun. Pero, yun pa lang yung mga nabibigay niya na ano, na schedule. Okay. Pero kung i-offer mo, tapos gusto niya, sabihan mo lang din kami. Okay. Tapos parang ganito din? Or full? Full yun kasi malaki yung ano yun. Yung hawak niya lahat ng database ng youth organization sa Laguna. Wow. Sige. Si Miss Pinky Villasenor. Ah, yun yung name niya, Shy Girl. Pinky Villasenor. Villasenor. Okay po. Copy. Tapos,
Pin, final na ba yung ano, June 12 natin? Oo, pero ang alam mo gawin nating ano, gawin nating this week na yung ano, yung mga pub mats kasi kaya 100 lang ang umattend dito, ano eh. Hindi ma, ano hindi ma, mahaba yung ano preparation. Prep. For all UNESCO. Or may option tayo to usog the date or kailangan June 12 siya. Kasi ano eh, 'di ba si Xiao Chua 'yan? Pero kasi si Xiao pag June 12 usually maraming kumukuha sa kanya. So marami siyang ano other offers from other. So marami tayong kakompetensya sa schedule niya. 'Yun ang worry ko lang for the June 12. Kasi siya hindi pa nabubook si Xiao no for the June 12. Kasi ano siya? May sakit siya ngayon. Actually nagpapalakas. That's why almost muntik na siya dun sa May 27 sa SLU. Napakiusapan lang din. So unless baguhin natin yung date para siya talaga. Oo. Gusto mo kunin muna ni siya yung ano niya? Schedule niya ako. Oo, para doon natin iset. Mm-mm. Pero dapat June. Oo. Oh, sige. Shine na lang, paki. Got it. Pero i-prepare na namin yung ano, yung materials dito, Finn, para date na lang yung kulang. Tapos Xiao Chua na rin yung speaker. Oo. Tapos actually hindi na kami magi-schedule ng another webinar from now up to kung kailan 'yan, kung June 15 'yan o June 24 'yan. Para 'yun na. Oo. Sige. Para concentrate lahat kasi sayang yung effort, sayang yung, 'di ba? Sige. True. Tsaka pwede nang ano, Finn, yung sinasabi ni na Ma'am Ludy before na per institution. Tapos yung sabi mo na ano, yung Sambuanga Peninsula at saka ang i-encourage ko si Sir Jobar at saka si Ma'am Carmela Ong. Si Ma'am Carmela Ong kasi ano eh, din yan ng College of Arts and Social Science yata. Tapos si Sir Jobar naman director to. So yung kung halimbawa MSU Jensen 1,000. Kasi we can do more than 1,000 na. Tama na talaga? Oo. Nag-ano na kami ng mga 3,000. Tapos si Jeff may nakaschedule siyang 4,000. So actually, wala na kaming limit sa number. Okay. So kung gusto mong malaki talaga to, pwede siyang simulcast sa tatlong platform. Okay, sige. Tapos ang iniisip kong susunod, itong WIMSU. Kasi malaking school din yan. Sir Al? Narinig mo ba kami, Sir Al? Naka-mute sila, sir. Anong oras na ba? 4:30. Hindi pa naman nila prayer. Inisip ko kaya baka naka-mute yung dalawa ano, prayer nila. Kasi sa Cotabato naman, ito magandang contact to si Sir Al dahil siya yung parang president ng mga advisor ng ano Supreme Student Council. Okay. Kung Cotabato. Sige. Hindi lang Cotabato, pati Maguindanao yata eh. Kaya lang medyo ano kulang ngayon kasi nga yung ano preparation. Katatapos lang namin nung May, kailan ba yun? May 22? Ay hindi, May, yung last week lang. Nag-webinar kami. 15. May 15. Tapos na-post natin yata Jeff sa mga social media parang May 17 na eh. Yeah, kulang okay. 1 week. Okay lang naman kasi ano, rinrayran din namin ngayon yung customized na ano na module. So, mukhang okay naman siya. Oo, tsaka in-emphasize ko naman sa opening ko tsaka itong reminders eh, na pwede tayong mag-ano. Yeah, na may iba pa. Na institutional. Yeah. Sige. Oo. Nag-holosulo. Oo. Napasok natin yung Maguindanao, ang Cotabato.
yan yung mga area na yan yung mga areas na hindi mahirap pasukin. Kung shy kung may ano makuha kang sked ni Shao for the third week ng June siguro. Thank you, Jen. Baka i-meet na baka lang ma-meet natin siya sa May 26 sa pre-prod kami ni Kitin. I'll discuss that plus yung recorded video niya. Yung napag-usapan natin. Let's see. Hey. Sana okay pa siya sa mga schedule niya and all that. Okay. So, balikan na lang namin kayo, ano, Finn, for the schedule. Pero, for the pro-mats, I think, ano, pre-prepare na rin siya nung creatives. Ano lang yung sa date lang. Doon ba sa, ano, doon ba sa ibinigay kong, ano, ibinigay kong anong tawag doon? Yung ano, yung Excel file, may nakuha na ba kayo doon? I think nag-screen si Irene doon ng from ano lang, from BARM for this ano. Pero yung ibang mga priority area nyo, limbawa Cavite, meron kami sa Cavite State University na UNESCO Club. Hindi, kasi parang ang hindi na siya per priority area. Parang kung mag-organize tayo ng isang malaki for UNESCO, kahit wala sila sa priority area, pwede na sila doon. Nangyayari kasi yun kapag ano, per institution siya. Pero pag mix siya, parang yung ginawa nun sa EBSU, lahat ng campuses nila sa Leyte. So dalawa lang yung priority area doon. Tacloban at saka Ormoc. Pero kinonsider na rin siya kasi lahat ng campus nila. Okay. Pumayag naman. So kung ano, kung gagawa tayo ng exclusive for UNESCO, pwedeng ano, yung mga UNESCO club na wala sa priority area. Okay. Kasi may sasama naman sila. Masisegregate naman sila dun sa ano, dun sa registration if ever. Okay. Parang mas okay yun. Na, hindi pa maalis yung mga bata sa waiting room. Nantayan nila si Tupe. May meet and greet ba to, Jeff? Sobrang natuwa sila kay Tupe, lalo si Ma'am Carmela, Sir Serafin, ano? Ang active dun sa ano? Oo, pero yan si Ma'am Carmela, ano yan? Din yan, ha? Din yan sa college, ano? Sa talaga? MSU Gensan. Single. Anyways, so yun na muna. Yeah, okay na tayo for today. Thank you. Thank you everyone. Thank you, sir. Okay, salamat. Thank you po. Thank you po. Bye. Bye. Happy everyone. Weekend. Bye. End muna, Kitin. Yes, salamat sa lahat.